Guys, kumusta? Over sa TV. May papakilala ko sa inyong bagong kaibigan. Isang napakagandang kaibigan. Pero mabangis. Pero, ito yung ating bagong kaibigan. Ito na yan, guys. Ito, scorpion. Nakita natin doon sa kalamansian. Sa taniman ng mga sili, ganaman si. Nagtatago siya doon sa ilalim ng pisnet. Ayan. Can you guys, oh, scorpion. Diba? Galing. Alam nyo guys, itong scorpion, isa sa pinakamakamandag. Bagaman siya ay makamandag, pero malaki pa rin ang kanyang bahagi para sa ating ecosystem. Kaya hindi natin siya basta-basta dapat patayin. Ayan. Yeah, ayos, no? Hindi nyo guys, ha? Natin ang live. Ayan, no? Ayan siya, oh. Tingin yung kanyang sting. Ayan, ibuntot niya, yun, no? Ayan. Nakakurba. Lupit. Tapos yung kanyang tiyan. Ayan, no? Yung kanyang kalamay. Oh? Meron siyang parang puti na dalawa doon sa pinaka-dibdib niya. Ayan. Hindi natin makakain ng medyo siya na nasa. Scorpion guys, oh, live. Live scorpion. Diba? Sa picture ko lang ito nakikita dati. Sa mga video. Ngayon, kaharap na natin mismo. At isa na sa ating mga inaalagaan dito sa farm. Diba? So guys, oh. Dati camel spider lang yung ating nakikita. Kaya pala wala na akong nakikita ang mga camel spider na gumagala dito sa farm. Siguro itong scorpion kinakain niya. Yung mga camel spider. Hmm? Tingnan naman yan, oh. Lupit. So, scorpion. Wow. Ayan. Ito guys, yung mga alagang ganito, hindi ito nilalagay sa mga box na parang ahas. Alam niyo yun? Hindi siya nilalagay doon. Kailangan lagay siya dito sa mga ganito, sa kulob. Yung iba nilalagay sa bote. Sa mga bote talaga, yung talagang bote siya, yung baso. Ito kasi plastic eh. Pero ililipatin natin siya sa ano, sa bote. Pag nakakita tayo ng mas malaking bote para mas safe. Ayan, oh. Kasi sa mga laboratory, yung mga nag-aalaga ng mga scorpion para kuhanan ng venom, nakalagay sa mga bote. Sa bote sila nakalagay, nakaseparate sila isa-isa. Kasi hindi sila pwedeng magsama eh. Kasi pag nagsama yung scorpion, dalawang scorpion, ang mangyayari dyan, maglalaban yan, mag-aaway, magpapatayan yan, magkakainan yan sa isa't isa. Kaya parang ano yan, camel spider na hindi pwedeng magsama. Kasi sila-sila mismo, magpapatayan, pa nagsama. Kasi ano sila eh, territorial insect sila. Ganun ang kanilang ugali. Mga territorial. Ayun, scorpion. Wow. Galing. Diba? Ka-overseas TV. Ayan. Kaya kapag nakakita tayo ng mga ganitong mga insekto, diba? Mga hayop na delikado, kung hindi natin bubuhayin, sabihin nasa isip natin patayin, wag natin kapag ganun. Hayaan lang natin. O kaya mas maganda, hulihin natin kasi para hindi makapinsala ng ibang tao. At makagawa tayo ng ibang paraan para maiwasan yung pagkamatay ng mga insektong katulad nito, di ba? At maging yung tao, hindi mapinsala. Ayan. Kaya love our nature, guys. Di ba? Ayan, oh. Scorpion. Ang galing. Scorpion.
siya. Sigurado, hindi lang ito nag-iisa. Meron pa ito sa mga paligid ng farm. Kaya lang, sabi nga natin kanina, hindi, medyo magkakalayo yung kanilang pwesto. Kaya lalagay muna natin siya dito. At hanapan na natin siya ng pagkain. Yung mga beetle, ang kinakain itong mga beetle eh. Yung mga beetle na kulay itim. Yung mga camel spider, yan ang mga kinakain ito. Kasi yun na yung kanilang ano eh, pag kasi kumain sila nun, doon na rin yung kanilang pinakainumin. Yung source of water, yun na rin. Ayan. Kaya, for today's video guys, eto. Pinakilala ko sa inyo yung ating bagong pet. Sabang hindi naman siya pet. Insect pet. Diba? Scorpion, diba? Ang dahan ito, makakalapit ka sa kanya eh. At matatakot kasi na meron siyang shield. Meron siyang shield. You know? Kaya diba, dun sa ating YouTube channel, kailangan natin makipagpayapaan yung peace. Yeah? Hindi lang sa tao, maging dun sa mga hayop, maging sa mga insekto. Kaya hindi natin sila basta-basta dapat patayin lang. Kasi meron silang bahagi ng dito sa mundo natin, sa ecosystem. Malaki rin yung kanilang nagiging papel, diba, sa pagbalanse ng ecosystem. Kaya hindi dapat sila pinapatay basta-basta. Diba? Kasi hindi naman tayo nila pinapinsala eh. Kumbaga minsan, kaya natin sila nakikita na medyo malapit sa bahay kasi naghahanap sila ng pagkain. At yung mga pagkain na alam nila, makikita doon sa mga malapit sa bahay natin. Diba? Katulad ng mga beetle. Yan. Kasi wala namang kamandag yan. Katulad natin, hindi natin sila papansinin. Kasi hindi naman tayo mabibinsala. Ngayon itong mga scorpion, yun ang mga hinahanap nila para kainin. Kaya napupunta sila doon sa mga bahay. Kaya nagkakaroon sila ng encounter sa mga tao. Katulad natin ngayon, nakita natin siya, di ba? Nakita natin doon sa tambakan ng mga isnet, ng mga paso, ng mga halaman. Doon siya sa ilalim. Ayan. Kaya maganda na huli natin kasi papatayin na nung kasama ko eh. Sabi ko, wag, hindi mo kong papatayin. Kasi alam mo, matagal na ako naghahanap ng scorpion. Kaya lang wala akong makita. Tapos ngayon, nakakita tayo. Oh, papatayin mo. Hindi. Kung papatayin yan. Kasi imagine mo, sa napakadami insekto, itong scorpion ang isa sa pinaka mapanganib sa buong mundo. Di ba? Deadliest insect in the world. Kaya bigyan natin ng respeto, di ba? Yung mga taong mayayaman, di ba? Yung mga may pera, yung mga politiko, alam natin na meron silang mas pare-pareho lang naman tayo tao, di ba? Pero sila mas may kakayahan sa buhay. Para meron silang sinasabi. Para sa mga insekto rin 'yan. May mga insekto na mga normal na insekto. Yung mga kahit na makapaglaro ka, walang ka pwedeng mangamba na may mangyari sa'yo. Di ba? Kaya nire-respeto natin. Di lalo pa yung mga talagang delikadong mga hayop. Kailangan din natin ng yan, bigyan ng respeto. Di ba? Hindi natin basta-basta papatayin. Ganyan guys. Scorpion! Di ba? Ito versus TV. Yan. Guys, dadu na nasabi. Kaya hanggang dito muna ang ating video. Hahanapan natin siya ng magandang bahay niya at yung pagkain. Kaya bibidyohan natin. Ipapakita ko sa inyo yung kanyang pagkain na ibibigay natin sa kanya. Kaya sa mga hindi pa naka-subscribe sa ating channel, kung nagustuhan niyo ang video ito, huwag niyo kalimutang mag-like at share yung ating video. Mag-subscribe syempre at pindutin na rin ang notification bell para updated po kayo sa mga susunod pa nating mga videos. Kaya, hanggang sa muli guys. Thank you.